palang nakaranas na ng traffic sa North Luzon Expressway, mas bibigat pa raw yan. Lalo't long weekend na nga, opening pa ng FIBA World Cup bukas. Live mula sa NLEX Balintawak, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang trapiko dyan ngayong rush hour? Cheryl, mapapasabak sa katakot-takot na traffic ang mga kapatid nating susugod sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan para sa FIBA World Cup opening bukas. Sasabay pa kasi yan sa long weekend ng mga magbabakasyon pa norte. Kaya ang ilang motorista kaninang umaga pa lang, bumiyahe na pa probinsya. Excited sa mahabang bakasyon ang mag-asawang Willie at Winnie nang maabutan namin sila kanina sa NLEX. Naka-couple shirt pa ang lovebirds na patungong Subic sa Zambales para mag-bonding sa pamilya. Hindi na raw sila nakapaghintay na bumiyahe na maaga para iwas na rin sa dagsa ng mga motorista bukas. Alam mo, ang traffic hindi mo maiwasan. Tapos, hindi na natin masabi ang weather eh. Biglang-bigla, umuulan. Biglang-bigla, ito ang init-init. Pero umagang-umaga pa lang kanina, katakot-takot na traffic ang sinuong ng mga motorista sa EDSA hanggang sa NLEX. Sumabay pang malakas na buhos ng ulan, kaya halos mag-zero visibility ang kalsada. Alauna imedya ngayong hapon nang sinubukan ng News 5 na bumiyahe mula EDSA North Avenue hanggang NLEX. Pero sa EDSA North Ave pa lang, mabigat na ang trapiko. Inabot ng halos isang oras ang aming biyahe hanggang sa EDSA Balintawak at Bukana ng NLEX. Una nang sinabi ng NLEX management na bumiyahe ngayong gabi. O di kaya early morning tomorrow, ano? Para lang maiwasan po yung congestion na ina-anticipate natin ng mga noon time hanggang late afternoon ng bukas po. Ayon sa NLEX, 100% ready ng expressway sa mga pauwi ng probinsya at mga motorista na manonood ng FIBA opening sa Philippine Arena. Sa mga magdadala ng sasakyan, siguraduhin na may load ang EasyTrip RFID para sa mahigpit na pagpapatupad ng cashless transaction sa siyudad de Victoria Toll Plaza. Alas 12 ng tanghali magbubukas ang gate sa Philippine Arena, kaya may payo ang pamunuan ng NLEX sa mga manunood. Mga around 11 a.m. nandun na ako sa area para pagbukas ready na akong pumasok doon. Lalong-lalo na yung mga manunood ng first game which starts at 4 p.m. Bibigyan rin umano ng escort at magpapatupad ng counterflow scheme ang NLEX sakaling maipit sa traffic ang FIBA delegates pa Philippine Arena. Isa rin sa mga inaasahan bukas sa FIBA opening si Pangulong Bongbong Marcos. Magpapatupad ng truck ban sa piling oras bukas ang Caloocan, Valenzuela at mga bayan sa Bulacan gaya ng Santa Maria, Marilao at May Kawayan para sa FIBA. Paglilinaw naman ng IAC, walang special treatment sa mga delegado ng FIBA. Pag po nagkasabay ang isang bus na nagbababa sa isang istasyon at meron pong delegates sa likuran at hindi po pwedeng mag-overtake dahil nga ho safety, hindi po mamadaliin dahil ho, lagi nating isipin na yung kapakanan at siguridad ng ating mga mananakay ang priority po natin. Cheryl, paalala muli sa mga kapatid natin, walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas at opisina ng gobyerno sa Bulacan at Metro Manila bukas. Sa kabila niyan, sabi ng MMDA, ipatutupad pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila. Sa mga manonood ng FIBA opening sa Philippine Arena, alam mo, Cheryl, merong libreng hatid sundo para sa mga ticket holder bukas. Nasa 400 mga bus ang ide-deploy sa 12 mall at terminal sa NCR, Bulacan at Pampanga. Para sa kompletong listahan at reservation, bisitahin lang ang official Facebook page ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.